Kasi nung idi-demolish na kami noon, nasa picket line ako ng Pentagon. Ngayon, itinix lang ako at tinawagan ng kapitbahay ko. Pagdating namin doon, nandun na yung demolition team sa lugar namin. Nandun na yung mga pulis, tsaka yung mga ano, mga SWAT, tsaka mga anti-squatting. Nung pagkadating namin, talagang wala na talaga dahil pasok na talaga sila sa loob. Nasa ilalim daw kami ng injured zone, MPC. Tingnan ng dito sa ilalim ng MPC, marami talaga naman ang tinatama ng MPC na yan. Kasi doon sa kabilang dulo, doon sa mismo sa bungad, pabrika pa mismo ang nakaano doon. Mismo sa ilalim talaga sila. Pagdating dito sa dulo din, pabrika din, bakit kami lang nakita? Sabi niya, itong katapusan na itong buwan na ito, papayag kayo sa hindi, dinimulis niya kami uli. Wasakin niya yung tahanan namin doon. Yun nga po, bigla na lang nagkagulo kami nung May 31, 7:30, kasi nagulat na lang kami na biglang may dumating na mga pulis. Salubungan sila, may sa taas, may sa likuran na dumaan. Kaya nagulat kami, naglabasan kami ng bahay. So naiwan po yung mga bata sa loob ng bahay. Eh ngayon po, habang nag-uusap po kami dun sa labas, bumaba po nagpapakilala po ng mga DSWD ng Valenzuela. Yun nga po. Ang bata oh. Sa pagpapakilala po nila, maganda po ang sabi eh. Umakyat na po kami sa taas at nandun yung tent, FA, at yung mga relief goods na ibibigay nila. Hindi daw po kami mahihirapan dahil pagkatapos daw po noon may pag-uusapan kung saan daw po dapat kami ilagay. Ngayon po, habang nag-uusap po kami, bumalik ako dun sa bahay. Pagbalik ko dun sa bahay, nagulat na lang ako at may limang tao dun sa loob ng bahay ko. At kinukuha na po yung gamit ko at ibinababa. Ngayon po, sa gulat ko na lang, umiiyak na lang ako at hindi ko alam kung saan ko dadalhin yung mga gamit ko eh. Dahil yung asawa ko rin, sinabihan ko na ayusin mo na yung mga gamit namin dun sa taas at baka mamaya magkandawalaan. Ngayon, nung makita ko na lang na mga lalaki nga po dun sa taas, inalok po nila ako na kuhanin nila yung bata. Ang sabi ko po, di po ba kung pag-aalalay ang gusto ninyo, ang gawin po ninyo, kuhanin po ninyo yung mga gamit ko, hindi po yung bata. Di bali pong mawala yung gamit ko, basta po yung bata, nasisiguro ko. Ang paliwanag nila sa akin, yun nga, kuhanin daw po nila yung bata at buntis daw ako, baka madulas ako. Maganda naman po ang sinabi nila, kaya lang, hindi po ako nakontento dun dahil nung kinuha po niya yung bata, lumaban po yung bata eh, 2 taon dahil syempre po nangingilala. Eh, sa pagwawala ko siguro ng bata, napasama hong hila niya. Hindi ko po siya masyadong matandaan talaga kahit anong paalala sa akin dahil sa sobra pong taranta ko, nagulat na lang talaga ako na nung itinakbo yung bata doon sa taas, nakita ko na lang na yung bata eh lupay-pay. Kaya nung hindi ko malaman kung saan ako lalapit dahil pinapapunta nila ako kung saan da yung may FA, karga-karga ko yung anak ko. Hindi ko kinarga siya ng paganyan, hindi karga ko siya ng paganyan. Dahil hindi ko malaman kung ano yung masakit sa kanya dahil umiiyak siya. Wala naman silang binigay sa amin eh. Pagkain, bigas at bulok na ano, mga dilata. Nung kumain yung anak ko, nagtaipang. Sumalo talaga ng loob ko. Hindi ko na alam sa alam ko. Lalagay. Nagantay kami sa ospital. Sinugod ko yung anak ko. Mga may mabuting kaloob ng mga babae dun sa amin. Binigyan kami ng mamasahe para may sugod ko yung anak ko. Hanggang ngayon po yung sama at bigat na kalooban nandito po. Kaya hindi nyo mayalis sa akin na kahit hirap na hirap na ako. Gusto ko sumama dito. Ipakita sa anak ko na nahihirapan dyan lumalaban din ako.
Ang ganda ng pangako nila sa amin. Tapos nila kami babuyan, sinira yung bahay, nilagay kami sa kalsada. Nakatulog kami dun sa kalsada ng tatlong gabi. Pagkatapos, binalikan nila kami ng ano, kinuha yung tent at paalis nila naman kami. Saan kami titira? Sinira nila yung bahay. Ngayon yung anak ko nasa hospital. Palalabasin kami ng doktor, saan kami uuwi? Uuwi na naman kami doon. Sa lugar na naman ay didemolish kami. Saan mo ba si Mayor? Harapin nila kami. Hindi yung ganito. Tao rin kami. Tao kami.